Hi guys! Welcome to my channel! So, pwede na mag-travel ngayon. Kaya bumalik ako sa isa sa mga favorite tourist destination ko, ang Las Casas, Pilipinas de Acosar. Ito ay matatagpuan sa Bagak Bataan. Yung dinadaanan natin from the highway papunta sa may entrance nila is more than 10 minutes ang biniyahe ko dyan. Kasi medyo rough road pa siya at mabato. Eh, maliit lang naman yung sasakyan natin. So, mag-stop dyan para sa guard checking. And pupunta na tayo sa may reception area para ma-check ang booking natin and makapag-check-in na din. So, mag-wait muna tayo dyan. Then, ipapark na natin yung sasakyan if ever may dalaking sasakyan. Then, libre naman yung, ano, yung jeep nila dyan. Sinusundo naman tsaka hinahatid dyan lagi. Tsaka paikot-ikot lang lagi yung mga jeep nila from dun sa ano na yan, sa parking papunta dyan sa reception area, tapos paikot din sa area ng Las Casas. So susunduin na natin yung mga kasama natin, tapos ihahatid na tayo sa hotel. Tapos pwede ka din sumakay dyan kung gusto mong maglibot nang hindi naglalakad or na papagod ka na maglakad, pwede ka sumakay dun sa jeep kung saan man destination ang gusto mong puntahan. So, mag-check-in muna tayo. Tapos, pagpasok natin, ayan ang makikita natin kung lalabas na tayo sa hotel. So, ayan ang view ng ano natin, ng hotel natin. Tapos, pinuntahan din muna namin yung dagat para makita natin kung anong pwede nating tambayan or pwestuhan sa may dagat para makaamoy naman tayo ng sariwang ano, hangin na galing sa dagat. So, tapos ayan, nagpipicture-picture muna, then ine-enjoy yung view. Nakakaaliw tingnan yung mga lumang bahay at saka yung mga bagong bahay na makikita mo dito. Kaya kung mahilig ka sa mga luma or mga hilig ka sa mga ganitong klaseng place, sulit na sulit ang pagpunta mo dito sigurado. So ayan, isa yan sa mga ano, sa bahay na hindi pa nagagawa dati. So galing yan sa ano, Archive, National Archive ng Philippines, na ginawa lang nila dyan. Kinuha lang nila yung ano, kumbaga sa ano, plano. Kinuha nila yung plano sa National Archive, tapos binilid lang nila dyan sa Las Casas, Pilipinas. So, ang gaganda ng mga bahay dati. Ito isa sa mga bahay na favorite ko, pero isa din sa bahay na kinatatakutan ko. So, hindi ko alam, parang lagi niya akong tinatawag para picturean ko siya or puntahan ko siya. Pero at the same time, natatakot din ako sa kanya. Kasi ano, so sino ba naman hindi matatakot dun sa bahay na feeling ko haunted house siya. Pero feeling ko din naman kung if ever meron din na nakatira sa kanya, is mabait naman siya. So hindi naman siya ganun sa nakakatakot. Yan yung ano, yung view na makikita dun. Yan. So yan yung ano, yan naman yung sa may bridge nila, yung makikita yung simbahan. Tapos ayan, pwede ka rin sumakay dyan, libre lang din ng pagsakay dyan. Para maikot mo din yung ano, yung loob ng Las Casas. Yan yung bridge nila. So ayun yung Hotel de Oriente. So ayan, binidyo ko ulit yung bahay. So, tingnan muna natin ulit yung ano. Tingnan natin yung loob ng room. So, akyatin muna natin. Medyo mataas yung ano namin, yung floor na ano namin na nakuha namin. Sa third floor. So, sa hagdan, makikita nyo luma din yung style nila sa pag-akyat. Pero may ano naman, medyo may bago naman yung pagbubukas ng room. So, ayan, medyo high-tech na siya. So, pagpasok mo sa room, makikita mo na kagad na ang ganda, parang lumang bahay na bago. Tapos, etong room na to is good for 2 to 3 persons.
Tapos double bed yung ano, yung available. Magre-request ka na lang ng isa pang bed para sa pang third person. So, tapos eto titingnan naman natin yung toilet. So, ayan, nakahiwalay yung ano, shower, then may bathtub sila. So, eto nagulat ako kasi dalawa yung ano nila, yung toilet bowl nila. So, yung isa may water. So, ayan yung kaabuan ng room. So, dito, eto, yung mga ano, yung kasa na to, lumang bahay din siya. Tapos, pwede ka din mag-stay dyan. Pero as of now, nirenovate siya, kaya ano, wala siyang hagdanan. So, inaayos pa nila yung ano, yung mga bahay. At ano, kasi kung may pinapalitan sila dyan, kasi medyo luma na din nga yung bahay. So, ayan yung view niya dyan. Yan yung malapit sa may ano, sa may swimming pool. So, libutin naman natin yung ano, yung ibang part nung kasa. Ayan siya. Medyo maulan nung day na yon kasi sabi nila medyo lagi daw umuulan tuwing hapon. So ayan, mga rooms din niya na pwedeng ano, pwedeng mag-check-in, rent. Sa view pa lang dito, hindi mo na alam kung ano ang gusto mong kuhanan. Kasi sa dami ng, sa halos lahat ng sulok, gusto mong puntahan, gusto mong picturean, gusto mong i-video. Kasi sulit na sulit, worth it yung ano, yung pagpunta dito. So medyo may kamahalan lang siya, pero sulit yung ano. Meron sila, nag-offer sila ng day tour lang. Meron naman, pwede kang mag-stay overnight na mag-rent ka ng ano, yung magbabayad ka ng hotel room. Pero ang alam ko, ang day tour nila is nasa 1.5 yata. Hindi ko masyadong sure. Mas madami din silang offer ng mga tour. Sa next video ko, ipapakita ko sa inyo yung ano, yung day tour and balsa tour nila. So ayan, syempre, yung first day namin, naglibot-libot muna kami. Itong Hotel de Oriente, dyan nag shooting ang probinsyano, kung makikita nyo. So ayan si Lola Basyang. Ayan yung isang part na ano, na napakalaki, na medyo mapapagod ka sa paglilibot, pero for sure worth it. So ang suggest ko lang, magdala kayo ng pamunas, ng pawis at water para sa paglilibot nyo. Diba, ang ganda ng view niya. Ayan pa yung mga ibang bahay na nakabuild. Medyo malayo din siya. So, night time. Ito, ganito ang itsura niya sa night time. Para ka ding ano, nasa lumang bayan, I guess. Ganyan yung itsura dati. Yung hindi white ang ano, hindi white ang ilaw. So, kakain muna tayo kasi dinner time na. So, tatlo yung alam ko na restaurant dito, Spanish restaurant, Italian restaurant, and Filipino restaurant. So, ngayong gabi, napili namin yung Spanish restaurant na kainan. So, pagpasok mo dito, air-condition siya. Then, naka-set na yung mga ano nila. Tapos, yan yung mga price. So, eto yung kinain namin. Medyo mahal siya. Kaya, ayan yung nakain namin. So, libot-libot muna tayo sa gabi. Yan ang makikita natin. Medyo kumikidlat-kidlat nung time na yun. Buti na lang hindi pa masyadong umuulan. Pambon-ambon lang. Hindi naman masyadong malakas. So, para ma-feel natin yung ano, yung ambience sa gabi. Naglakad-lakad na rin kami para sulit. Libre lang naman yung umikot-ikot dyan. So, lahat talaga, wala kang mapipili o wala kang ihiwalay na pupuntahan kasi lahat gusto mong puntahan. Lahat gusto mong makita. So, sobra siyang nakaka-amaze. So, ayan din ang ano.
ang dagat sa gabi. Thanks guys for watching. Abangan nyo yung iba ko pang video. Bye bye.